Dismayado ang KBL sa nagawang history ng Pinoy sa kanilang liga. Dahilan nga ba ito kung bakit ayaw na ng mga ito sa mga Pinoy? At dalawang KBL coach hindi na sa Pilipinas kundi sa Japan na lang kukuha ng Asyanong import. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So tila nagiging mainit ngayon ang usapin ukol sa ating mga Filipino bowlers sa liga ng mga Koreano. May iba't ibang reports na kasi na tila ayaw na daw ng ilang KBL team coaches and community sa ilan sa ating mga Pinoy import sa kanilang liga. Specifically ay ang pinopoint ng mga ito ay ang playing style ng ating mga kababayan. Kadalasan kasi sa ating mga import sa Korea ay gwardya na ang nakasanayang sistema ay ang dribble and drive, which is bagay naman na ayaw ng mga Korean dahil nga nasanay ang mga ito sa purong sistema sa laro na kung ano ang play na nakaplano. Kahit na anong mangyari sa game ay yun at yun ang dapat na magawa. Pero kung sisiliping mabuti ay nasunod naman ang ating mga Pinoy players sa gustong mangyari ng kanilang mga kupunan. Medyo grabe lang talaga mag-isip ang ilang mga coach and fans regarding sa ating mga Pinoy player. Bakit ko nasabi? Tulad na lamang ni Renz Abando na dating asset ng kanyang kupunan na Anyang. Pero ngayon ay gusto ng bitawan ito dahil nga daw sa kanyang height. Tulad nga ng komento ng ilan nating mga kababayan, baka nga kapag medyo mababa ang viewership ng isang team ay gusto na nilang magpalit bigla ng Pinoy import. Well, mas naging mainit ang usapin na ito nang nito lang ay may isang Pinoy import na gumuhit ng history sa mismong liga ng mga Koreano. Ito nga ay si Ethan Alvano ng Wonju DB Promi, kung sanay siya lang naman ang hinirang na MVP this KBL season. Isang malaking sampal ito para sa ilang mga Korean na kumukundi na sa ating mga Pinoy import sa kanilang liga. Dahil nga dito tila ay mas lalong nadismaya ang mga Korean. Mas lalong lumilinaw na yata ang tunay na rason sa pagdami ng kritiko ng ating mga kababayan sa KBL. Ito nga ang dahilan na ayaw nilang masapawan ng kanilang mga local players. Well, mahusay naman talaga ang ating mga Pinoy players kung ikukumpara sa mga Korean. Kung maganda nga lang ang sistema ng basketball dito sa bansa, ay malamang hindi nadadayo ang mga ito sa mga overseas league, lalo na sa KBL. Pero since kinuha nyo sila bilang import, ay dapat tanggapin ang katotohanan na maglalaro sila sa inyong kupunan bilang star players. Dahil yun naman talaga ang role ng isang reinforcement o import, hindi ba? Kaya hindi na ako magtataka kung 2 hanggang 3 taon mula ngayon ay wash out na mga Pinoy import sa KBL. Samantala, speaking of imports, 2 ang coach na ito sa ilang mga Korean na tila ayaw na sa mga Pinoy imports. Ayon sa post ng kilalang basketball insider Twitter page sa Korea, ay tutungo daw ang coach ng Anyang Red Boosters at Sunoy Sky Gunners sa bansang Japan upang humanap ng mga bagong Asian imports. Yes, di tulad last year na namalagi sa Pinas ang mga ito upang humanap ng mga malalaro. Ngayon ay tila ayaw na nila sa Pilipinas at sa Japan naman tumungo. Napabalita nga na bibitawan na ng Anyang si Abando at hahanap na ng mas matangkad na malalaro laro as a Asian import ang mga ito. Habang ang Sky Gunners ay tila hindi na satisfied sa naging performance ni Josh at Alex last season, kung kaya tahanap din ng mas matangkad na Asian import sa Japan. Well, marami pa tayong mga tagong gem players sa Pinas na marahil ay hindi pa natutuklasan ng mga Koreano at mainam ito dahil mas gugustuhin pa natin na sa Japan o other leagues maglaro ang mga ito overseas kesa sa liga ng mga Koreano na tila ayaw magpasapaw sa kanilang mga lokal na malalaro.